Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Oh, mukhang hindi pa nagkape. Good morning! Okay, ang programa po sa araw na ito ay pangungunahan ng tanggapan ng General Services. Kaya naman, akin na pong ibinibigay ang mikropono. Siyempre po, ang pinuno ng kanilang tanggapan, Dr. Marian Belen. Isang mainit at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, ang naatasan para sa pagtataas ng watawat ay ang tanggapan ng City General Services. Para sa palatuntunan, ang panalangin po ay pangungunahan ni Ms. Del Duraes. Susundan po ng pambansang awit at himno ng San Pablo. Para sa panunumpa sa watawat, gagampanan po ni Ms. Pauline Dayan Bisina. Panunumpa ng Lingkod Bayan, ang inyo pong lingkod, Alma Cartagena. At para po sa pagbigkas ng quality policy, Ms. Luth Dumaraos. Magandang umaga po sa ating lahat. Pansamantala po tayo munang manahimik para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, sa iyong banal na pangalan, basbasan mo po ang aming pagtitipon sa umagang ito. Patnubayan mo po ang buong linggong ito para sa aming lahat na naririto ngayon at sa aming mga opisyal upang magampanan namin ang aming mga tungkulin. Bilang isang lingkod bayan, bigyan mo po kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi namin ang aming kakayahan. Ilagay po ang aming diwa at puso sa pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bagkos ay bukas palad ng pagpakaloob ng anumang tulong ng aming kapwa. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong buktong na anak ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ni Jesus Santo. Ayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan, at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan.
maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panyatag na buhay. Sa mga tungkulin at tangharing ito, kasi hanawa ako ng may kapal. Quality policy. We the city government of San Pablo, the city of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial education hub in Calabarzon. Committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customers, constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier and the management system all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. Maraming salamat po. Meron po ba tayong certified ang dala sa GSOLA? Amin pong kinikilala, siyempre, ang ating pong dalawang masipag na institusyon sa ating pong sanggunian panglusod. Una, siyempre, ang ating pong konsehal, ang masipag na konsehal, Konsehal Martin Jel Adriano. At ang abalang-abala sa mga panahon ito dahil napakadaming basketball tournament ay talaga napakadaming ikot si SK Federation President Eldridge Christopher Villanueva. At ang anunsyo ay yun, sandali lang po. Okay, ngayon po ang magbibigay ang DICT ng siyam o nine na free wifi na ilalagay sa iba't ibang lugar sa lungsod ng San Pablo na mayroong 500 meters wide area ang sako. Lima po ito. Siyam na ipagkakaloob ng DICT. Ang DICT rin ay ibibigay nga sa City of San Pablo ang ELGU system sa buong na sa buong Pilipinas tayo pa lang po ang meron. Magkakaloob din ng additional 25 computers ang DICT para sa pagtatayo ng pangalawang location ng Tech for Ed project. At idideklara ang City of San Pablo bilang kauna-unahang digital city sa south of Laguna. Ang layunin ng pagiging digital city ay ang trabaho ng ang pagkakaroon ng libo-libong trabaho na gumagarantiya sa 1 bilyong revenue para sa city government. At ilo-launch sa first week ng May ang bagong tricycle renewal and application franchise. At ang real property tax system na ginawa ng mga estudyante, ito ay na-validate ng DICT at dahil sa ganda nito, hihingin ito sa city government upang i-add sa features ng ELGU. Ito po ay sa pagsusumikap, siyempre ni Dr. John Matthew Aquino, ni Ma'am Oria, at ni Dre Belen mula sa BPLO. Ang kagubili ng minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante,
at ng ating pong pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Justin Colago, kasama ang mga miyembro ng sanggunyang panglungsod, ng minamahal ko nating City Administrator ng lungsod ng San Pablo, Serbisyong Maingiti! Magandang umaga.